mga kaibigan, mga kaelektrisan. Andito tayo ngayon sa chiller. Ngayon, sabi ng kasamahan ko kasi paanda rin natin yung chiller, mainit na kasi yung tubig. So, magpapalamig kami ng tubig. Ang naka-assign kaninang umaga dito ay yung kasama. Ngayon, sabi niya, hindi ito gumagana, walang naka-display dito sa monitor na ito. So, titingnan po natin kung ano ang problema nito. Okay, so bibigyan ko ito ng supply. Naka-off kasi yung breaker. Ito yung main breaker. So, naka-off na yung breaker natin. Wala. Wala pa rin display. Walang. Saan ko ito? So mayroon tayo dito na isang PLC. Naka-on yung control breaker at yung control breaker sa compressor. PLC natin, ito yung sa monitor. So ito yung pinaka-ano niya, supply wire dito sa display monitor na ito. Ito connected ito dito sa PLC. Ayan dito. So, tingnan natin. Kuhanan ko ito ng voltage kung meron. Ito ay ano nakalagay dito? 24 volts. So kailangan may pasok ko tayo dito na 24 volts. Kuhanan natin yung voltage. Kasi ito yung multi-tester plug parameter. Ito ay DC. Nakaset tayo sa DC kasi 24 volts DC. Kaya base dito yan, no? Mayroon siyang sign na, no? May polarity sign, positive at saka negative. So itong yellow, green, ito ay equipment ground. Yan. So dalawa ito, bali tatlong wire to, dalawa na mapare sa kulay. Makaset tayo sa DC. So wala akong nasusukot na voltage dito. So hindi nga magkakaroon to ng ano. At isa rito sa ground. Wala. Isa rito sa ground. So wala rin. Ngayon, wala supply ito. Kaya wala ngang display itong monitor na ito. So hindi ko alam kung anong nangyari dito kasi dati namang gumagana ito nung nakaraang ano, taginit. Magtataginit na kasi rito eh, tapos na ang Ramadan. Tingnan natin yung drawing nito, no? Kung ano yung, kung saan ito nakakonekta. So ito yung transformer dito. 24 volts. So, tingnan natin yung drawing. Ito yung drawing dito. Kung saan nakakonect kayo. So yun ay display monitor. Bungad lang yung pinaka-drawing nito. Nakabungad. Front page. Para sa pag-control. Yung panel. Yung panel. Yung game system. Ito
tinker mo ng micro panel. Kasi touch panel. So, ito yung nasa drawing natin. So ito ay ito yung connected sa 12. So bali ito yung tatlong wire na pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung 1, 2, 3. Yung isa dyan yung yellow green stripe, yellow green. So protected earth connected dito sa equipment body earth no. So then ito yung dalawa 1 and 2, 24 volts L1 positive, 24 L negative. Okay. So tingnan natin kung saan connected to 24 L negative. And then connected dito sa ito sa A1 dito. Dito sa CPU power supply. CPU kasi ito eh. Sa mong PLC power supply A1. Pupuhan natin dito kung mayroon ito, kasi ito ay diretso lang L1 positive at saka L negative dito. L positive. So tignan natin dito sa A1. Ayan. Ito yung A1. Isa ko ng konti itong pinto para maliwan. Ito po yung A1 sa doon. So yan, ito yung may tatlong wire dito. So pakita natin dito kung may gandang punta rin dito. 24 volts. Pakita natin dito. 24 volts. Kasi siya tayo sa DC. Then, tinutukan natin yung dalawang wire. Ayan. Sa 24. Paligtarin natin yung leads kasi may sign na negative dito. So yung nasa itaas, yan yung positive. Ayan, ayan. Ayan. Positive. Ayan. 24 volts. So mayroon dito. Sa ako tayo. Mayroon bakit dito ay wala. Kasi dire-diretso lang siya. Base doon sa drawing. Wala. Gagawin natin. Pabaybayin natin itong wire. Kasi walang supply eh. Pero dito mayroon. Base doon sa drawing. Connected yan dito. No? Pero pagdating dito wala. Ang gagawin natin, babaybayin natin yung wire. Itong wire na ito. Kasi wala yun doon sa connected yan dito. Ang galing ko ito.
ko pero mag-trunk. Ayan. Ito ay connected dito. Ito ang problema rito sa patching plant. Alikapok yung kalaban ng mga contactor relays. Alam mo, PLC. Ito yung tatlong wire. Alam mo, isa. Ito lang yung kailangan natin. Kasi yung datap na ito yung kimura. Saan ito nakakulad ito? Kasi base sa drawing, diretso lang siya. Ito ang base sa drawing. Ito ay connected dito, direkta. Ito, connected. Ito yung tatlo. Ito yung talagang wire. Ang problema kasi sa design na ito, walang level naman, walang cortang. Pero parang mayroon din. Lock-set lang. Palumaan. Pero pagdating dito sa devices, mga switches, ito pa rin. Ito pa rin. Contact. Wala mga contact. Wala pa. Talagang ang pagbabasihan ko ay drone. Pero pagka mali yung drone kung sinusuntan mo, ay malinig ako ng nation. Diba? Kaya ang gagawin natin dito, kasi katulad nito, yan o. Simula rito. Sa drawing, simula rito. Connected na rito, direkta. Sa A1 ito, o sa planar. Okay, yes. Pero dito, ito ay dumaan pa rito. So, itingnan natin. Ito ay dumaan dito. So, kailangan namin mapaantar yung ano, ito yung isa, itong tiga. Kailangan naman malapit na tubig sa pagpapatch ng semento. Ito yung isa. Yung isang wire connected dito sa indication lamp connected dito. Ito yung isang wire connected dito sa indication lamp ng emergency post bottom. Isa connected dito, ito namang isa connected dito, ito isa ito ayan, ito yung isa ayan, connected naman dito sa selector switch. Ito connected dito. Ito yung isang connected dito at saka yung isa dito. So tututukan natin yan dito sa rito. Kailangan 24 volts kasi yung dalawang wire na ito ayan connected dito, which is connected naman yan dito sa indication lamp ko ng emergency stop post bottom sa rito at saka isa rito. Ito naman, itong side na ito ay selector switch. Dito, sa manual. Manual mode. So, tutuhan ko ito dito. Kailangan ko makuha ako na 24 volts. Kasi direkta siya nakakonekta rito. Ibig sabihin, yung drawing na tinitingnan ko, wala sa, hindi kasama dito. Sa Apple, pinaka-Apple case ko. Kaya kapag ka sa troubleshooting, kapag ka hindi natin nakita sa drone, eh, hihimayin natin ka, may manual natin ka ng tracing. I-trace natin yung wire kung saan connected. So, tutukan ko ito ng ating container ka. Dito. Isa dito. Okay, isa dito. Wala. Wala.
sabihin mo lang sa drive. Pero kung dito naman sa kabila, ito naman kung ano. Oh yeah. Mayroon to. 84 volts. Mayroon dito sa kabila naman dito. 84 volts. Pero pagka ito pinatungan ko, ito sa isa. So ito. Okay. Wala siya. Pero pagka ito ay pinilipat ko rito, so itong isa na ito, itong side na ito, sa selector switch, ito ay para sa auto. So yung manual, itong side na ito, itong manual, which is connected yung ating control touch panel dito. Ito isang wire at saka sa rito. So ibig sabihin, karin ko nga ito, alits ko ng para malaman ko po. Ayan. So, sabihin, ito ay itong isang wire na ito. Electron ko nga. Negative. So, ito ay ayan, pagpaligtin ko. Kanina ito dito. Itong red. Positive. At ito, palitin natin yung red. Kasi, itong isang wire na ito, walang supply. Pero ito mayroon kasi ito ay, yan. Yan. May sign siya na yung negative. Sabihin, baligtad. Siya, isa sa negative. Siya pinbaliktad yung polarity ng leads ko. So, pag binaliktad ko itong ganyan, ayan, dito naman yung pula. Ayan. So, ngayon, alam na natin, ito ay positive. Ito naman ay negative. Which is, dito connected yung isang wire. Galing dito. So, negative lang ang mayroon dito. Dito, negative. Ang ibig sabihin yung positive, walang substance. Ito yung positive case. Ito. Na-adjust na po. No? Kasi iba talaga kapag ka-absolve na talaga. So ngayon, ito ay, so ito ay, yeah. So positive. So positive ito. Ito naman ay negative. So ang wala rito, positive. Okay. Pero yung negative, buo siya. Kasi yung wire pa isa galing dito. Ito po yan. Oh. At yung isang wire galing dito. Connected dito. So kapag ka ito ay negative, tinutukuri ko. Wala. Kailangan masupplyan natin ito. Itong galing dito. Okay po. Saan makuha nyo po? E yung wire na dalawa dito, isa yung pumunta rito, which is dito yung negative. Negative wire. At yung isang wire dito, walang supply. Pero dito sa auto circuit niya, auto mode circuit na selector switch, mayroon. Yan, tutukuro ito, ito yung negative. Itim natin. At saka itong pula, which is positive. Ayan, 24 volts. Kasi malalaman natin kung reverse yung polarity. Pag sinukatan natin ko, magkakaroon siya ng minus sign dito, negative sign. Gawin ko rito. Lalagyan ko ito na supply. Kasi para sa manual to eh. Itong out nitong selector switch. Eh no contact kasi ito eh. Kapag tiniclose ko to, kailangan itong manual mode wire na ito magkaroon na supply. Eh dito, sa auto mode, mayroon siya. So kukuha tayo rito. Ang isang wire. Mapapunta rito. Ililink natin itong dalawa na. So ito yung pinaka-common. Dapat hindi yung common. No? Kasi itong wire na ito na nasa taas, auto, tsaka ito naman,
sa manual. Okay, so yun ang gagawin natin para magkaroon ng supply itong control panel na ito. Control panel. Kukuha na ako ng maliit na wire. Testing din natin. Pag-upload mo rin sa inyo. Okay. So, i-open muna natin ang ating supply dito. Ngayon, ililink natin ito dito. No. Kasi bakit nawala? Ayan. Kasi dapat may supply itong manual mode. Ba't nawala ng supply? So ito yung light, positive. Tapos yung isa ito negative. So, subukan natin. So, kukuha na natin ito na. DC. Ayan. Meron na siya. Meron na. Ibig sabihin, monitor natin. Ayan, meron na. Yun. So, okay na po, mga kaibigan, mga elektrisyan. So, yun lang ang aking problema. Ayan. Ayan, magkaroon na ulit. So, pwede na natin itong pantarin. Maghihintay lang tayo ng seat water. Ayan. So, ito lang naging problema. Dito. Pero base sa drawing, itong tatlong wire na ito, o dalawang wire, positive at saka negative 24 volts na nagsusupply dito, ay connected dito. Pero duman pa ito dito. So, ang gulo ng drawing, no? Ang gulo ng, ano? Pero sa drawing, wala. Hindi siya connected dito sa selector switch. Tsaka dito sa, ano? Kumbaga, hindi nakasama yata ito sa drawing. So, okay po. Na-share ko lang ito sa inyo, mga kaibigan. Lalo na sa mga nagkatrabaho sa chiller, no? Pagka nagkaroon ng problema, katulad ng problema ngayon dito. Tingnan muna natin sa drawing. Kuha na natin ito ng suwata natin ng voltage, yung pinagsusupply dito. Kung wala, tingnan natin sa drawing kung saan nakakorekta. At kung kinakailangan na i-trace one by one itong wire, katulad ng ginawa natin kanina. So, dito, nalaman natin na nangangailangan ito ng supply dito. So yan ang video natin ngayon. So, salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong mga Pilipino.